Hello, what is up mga moms or sir mom? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the McFarlane Toys Medieval Spawn. So, ang ginawa natin dito, dinisassemble na natin siya. Ito na yung cape with the chest. You have the legs. Ang ginawa natin dito, naglagay tayo ng alligator clips and mga blue tack doon sa mga pegs para pag ginispray natin, hindi malagyan ng paint yung mga pegs para hindi sila sumikip, para hindi sobrang sikip ng mga pegs natin. Madali rin silang i-reassemble. Okay? So, ito yung weapons. Okay? Lahat yan, naka-prepare na. So, ang gagamitin natin primer ay, wait lang. Yan, kinuha ko na sa stock, Bosni No. 4 Flat Black. Ito yung favorite kong primer sa mga action figures natin. Bosni Flat Black yung gagamitin natin for the spawn kasi ang gagawin natin dito ay Punisher X Medieval Spawn. So, yung base natin, black, tapos dry brush natin na silver, and then white detailing, leather brown detailing, tapos after ng leather brown, you have the gold din na detailing, tapos, ano pa ba yung next? After ng gold, yun, blood effects. Okay? Sayang wala lang tong base eh. Maganda sana kung may mga base tong ganitong mga action figures, hindi lang yung little circular na stands. Okay? So, yun. Proceed na tayo sa priming tapos babalikan ko kayo. Okay? After ng primer, mag-a-apply tayo ng Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color Grease Metallizado or 77.720 Gunmetal Gray para sa dry brushing layer natin. Gumagamit ako ng flat top brush. Ayan, shout out to my wife dahil siya yung siya yung nagbibigay nito ng mga flat brushes ko for dry brushing. Perfect siya for these kinds of textures kasi lalabas talaga yung mga texture dito. Kumuha na rin pala ako ng tatlong weapons mula dun sa munition pack version 2. Ayan, this one. Thank you very much, Beast Toys. Super, super nice na munition pack version 2. And ito yung mga napili ko. Ito yung tatlong type of gun. So you have the small, medium, large na gun para merong firepower si Medieval Spawn. And for the guns, mag-apply din tayo ng primer bago natin siya i-silver, bago tayo mag-apply ng silver dry brushing. So ito na yung mga parts, natapos na. So ayan, lumabas na yung mga textures na. So ito yung groundwork natin, yung gunmetal gray na plastic. This is what we are going to work on. Mag-apply na tayo ng colors after nito. So lahat ng parts, din-dry brush ko ng gunmetal gray. Ayan. Pati yung kanyang hammer or mace, head armor, sword, right foot niya, tapos ito yung kanyang waist, tapos yung kanyang belt. Okay, we are done with the dry brushing na gunmetal sa lahat ng parts. We have the waist, arms, yan. Ito pa. Ang next step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng white. Actually, pinagsama-sama ko to, yung ultra-white na stronger coverage, tapos ito pa, water-based primer. Gumawa ako ng mixture para in the future ng mga projects, ito na yung gagamitin natin mixture. Okay? Tapos nakaad na rin ako ng konting tubig para mas mag-flow yung paint. Alright, apply tayo ng white dito sa kanyang face armor. Yan. Siguro mga kalimang coats tayo dito bago siya mag-apply na rin natin itong loob. Ayan. Kasi mag-paint tayo ng red dyan eh. Yung mata niya kulay red. Yun yung ating color scheme for the Punisher armors. Okay, sa cape naman gagawa tayo ng gradient cape. Ang kulay ng cape natin ngayon ay red. So yung first na apply natin ito, warm red from Hero Paints, from the bottom pataas. Tapos ang next na color na gamitin naman natin ay orange naman for additional highlights. Ayan. Ito yung orange na gagamitin natin, PH067 medium orange from Armored Komodo. Yung red naman natin from Hero Paints. So pag kinumbay natin ito, okay din naman yung result sa akin nung pintura nila. Magaganda yung paints nila kaya shout out to Armored Komodo and Hero Paints. Super ganda ng mga kulay ng paints nyo. Lalo na pag rumehistro na sa surface ng action figure. Okay, try natin dito from the bottom pataas. Ang gamit ko, flat top brush. Makeup brush to, okay? So, from the bottom, akyat natin, okay? Ganun lang yung flick lang ng brush control yung importante dito. Okay?
pag dry brushing natin, lalabas pa rin yung mga texture ng ano ng kanyang cape. Okay, next na paint natin, orange naman. So dab lang natin yung orange dito. Load lang natin sa brush and then from the bottom, dry brush. Okay, that's it. Okay, pataas lang din from the bottom to the mid part of the cape. Pwede natin daanan yan para lumabas din yung mga drapery. Okay, nag-add na rin ako ng yellow na for additional highlights natin. Yung yellow na ginagamit ko from Armored Komodo, Traffic Yellow. Isa to sa pinakamagandang yellow for me. Page 038 yung code niya, Traffic Yellow from Armored Komodo, water-based acrylic. So, yun yung last na color for the highlights dito from the bottom pocket. Ganun ulit yung technique para dun sa cape natin. Okay, so we're done with the cape. Ang next na gagawin natin ay ito. Maglalagay tayo ng mga gold details dito sa torso and the chest. Okay, next step, mag-apply tayo ng gold. Ang gold paint na ginagamit ko ay Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color 77.725 gold. Apply natin dito sa kanyang pointed part ng kanyang armor dito sa chest. Okay? Yan. Siguro mag-apply tayo ng 2 to 3 coats para mas vibrant yung gold na gold surface. Kasi pag one coat lang, desaturated yung gold din, na-absorb nung paint sa ilalim. Yan. Okay, next, meron tayong i-add na bagong color. Vallejo Metal Color Copper naman. 77.710 Cobre. Okay, try natin. 438 pesos sa Duvier. Yung Duvier, makikita natin yan sa SM North na mga SM Malls. So, ito nabili ko sa SM North EDSA. Okay. Okay din tong copper. Tinry ko na rin eh. Ganito yung labas niya. Ayan. Try natin dito sa mga... I-add natin siya sa mga trim. Dito. Okay. Ganyan lang. Alright. Next, gamit tayo ng Vallejo Acrylic. Vallejo Metal Color Silver 77.724 Plata. Dry brush natin yung chains dito sa kanyang waist armor. Okay. Meron pa pala ako nakalimutang skull. Lalagyan natin ng white yan. Okay, next, gamit naman tayo ng leather brown. Ito yung leather brown natin. Hero Paints Leather Brown para dito sa mga straps. Pwede rin tayong gumamit ng earth tan for dry brushing para makapag-add ng highlights dito sa kanyang cloth. Ayan. Para lumabas yung folds. Yan, tapos na tayo mga mamsers sa ating McFarlane Toys Medieval Spawn X Punisher. Ayan. So meron tayong additional 3 weapons from the munition pack version 2. Kinuha ko dito. Ayan. Shout out to Beast Toys for this, and deluxe accessory pack, kumuha ko ng 3. Yan, para madagdagan ng firepower si Punisher, si Spawn X Punisher, medieval spawn natin. Nakakatuwa lang din na ganda-ganda ng sculpt ng mga McFarlane Toys. So perfect canvas talaga siya for customizing kasi lumabas yung mga textures niya. Grabe yung pattern, no? Yung mga Celtic pattern, yung mga medieval patterns here. Ano, nakakatuwa talaga. Pag nag-apply kayo ng dry brush, talagang lalabas yung mga textures niya, tsaka yung mga pattern sa suit. Yung mga inner suit, katulad nun, yung mga chainmail sa batok. Yung grabe. Ganda ng gawa nila. Ganda ng gawa ng McFarlane Toys. Itong mga weapons, inattach ko lang using blue tack. So, removable, tsaka pwede nyong i-attach ulit. So, yan. Pwede nyong gamitin yung sword, pwede nyong gamitin dalawang guns. Yan. Pwede nyong i-equip kay Spawn. Yan, tanggalin natin yung weapons niya para makita niya. Inumbine ko lang to. Removable to yung blue tack. Hindi naman na de-destroy yung laruan. Ayan. Ganun pa rin yung finish niya. Ayan. Very useful to sa mga pagko-custom ko. Gustong-gusto ko to material na to. Ayan. So, yan yung likod. Dalawang skulls. Nag-drip lang white na paint.
Yan, Punisher Skull 1, tapos Punisher Skull 2, 3, and 4. Ang dami palang skulls nito, no? Grabe. Tapos yan, ang firepower niya. Yung, napansin ko dito, yung spikes, diba, kinulayan ko na red. Yan nga pala. Yung mga spikes and, ano pa ba yung ginawa ko? Ayan, yung mga detailing ng skulls. Ginamit ko dyan ay Pilot Twin Marker. Yung Pilot Twin Marker, meron siyang dalawang tips. Fine at saka extra fine. Extra fine yung ginamit natin para makapag-detail tayo ng ganito. And super fine detailing. Okay? Useful yan sa mga, yan nga, detail work na. Pag mag-line art kayo. Line art tayo ng mga action figures. And ginawa ko yan sa Facebook Live kahapon. Yan. Kaya kung gusto nyo makita ako mag-work na live, punta kayo sa aking Facebook. Go to Facebook and search Rain Sifra. Yeah, that's also me. Rain Sifra and Ralph Sifra. Ay, pareho lang. Okay? Rain Sifra sa Facebook, tapos sa YouTube naman Ralph Sifra. Okay, what else? Ito yung status ng ating mga blue tack. Ngayon natatanggal naman to, no problem naman yan. Hindi disassemble lahat yan. Okay? Kabit na natin. Tuwan-tuwa ako dito sa Maze eh. Meron pa logo ni Spawn eh. Ayun. So nag-add na rin ako ng mga blood effects. Yung blood effects na ginamit natin dito ay yung blood paint pala, warm red yung ginamit natin. Ayun. Pansin ko lang din nung natuyo yung nag-cure yung top coat. Yung top coat na ginamit natin dito, clear na flat from Bosni. Yan. Nung nag-cure na lahat ng pintura, tumigas to. Sobrang tumigas yung mga spikes. Kaya dahan-dahan lang sa pag-handle ng mga ganito klase yung mga action figures. Especially nga, yun nga, customized. And may mga parts dyan na magkakaroon syempre ng mga paint chips. Meron pa rin chance kahit na naka-top coat, maayos yung preparation. Kaya may primer, base coat, tapos top coat. Naka-seal naman yung paint. Pero meron pa rin chance na magkaroon ng paint chip, paint rub. Kasi nga, may mga parts na gumagalaw, may mga parts na may friction. Ayun, okay? Kaya be very careful sa pag-articulate ng mga gantong klaseng action figures, okay? And yun, sold na to, $230. Thank you very much, client from Michigan, USA. Ibabalik na natin to sa box and ship na natin papuntang US, okay? Articulation, walang nagbago, ganun pa rin. Ayoko na munang galawin dahil gusto ko pristine pagdating kay client, okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.